guys, welcome again sa aking YouTube channel, Memory Vlog, Buhay America. So, gusto kong kamustahin lahat yung mga kababayan natin na mga nanonood sa aking channel. So, maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga bago lang dito sa aking channel, welcome. And sana always like, share, subscribe, and also hit the notification bell also para follow kayo sa mga binibidyo ko. Well, sa mga bago, sa mga kababayan natin na nanonood ngayon, gusto ko lang i-specify yung aking vlog ay tungkol or about dito sa Amerika, yung buhay namin na mga Pilipino, kung ano yung most of the time or araw-araw na ginagawa namin. So, minsan napaka-busy rito sa Amerika. Anyway, yung pinipicture ko kasi, this is part, what is it, 4 or 5, yung aking paggagawa ng bakod. So, pakita ko lang yung bakod na ginawa ko, and then yung ang gagawin natin ngayong araw na to, yung bakod na luma na inalis ko, is tatap-tapin ko na, puputulin ko para magkasya sa dumpster. Kasi dito sa Amerika, yung dumpster, meron silang malaking dumpster, pero kung hindi kasya yung ilalagay mo doon, bawal yun dito. Bawal na bawal na maglagay ka ng mga items na hindi mo na kailangan, tapos hindi naman kasya sa dumpster, bawal dito yun. So, ipakita ko sa inyo yung dumpster mamaya, and then pakita ko muna kung ano na yung natapos ko rito, kasi ang plano ko ngayon na bibili ako mamaya ng pintura para pinturahan ito, yung bakod na ginawa ko. Anyway, pag pumunta ako sa Home Depot, well, Home Depot and Lowe's ang home improvement dito, yung bilihan ng mga materyales. So dalawa yan, Home Depot and Lowe's. So pasensya na kayo sa aking sound kasi yung gilid ng bahay ko is hindi naman highway pero main street. So medyo maingay. But ito yung bakod na sinasabi ko. Ito nga pala nasa likod ko, yung apple tree ko. Ayan. So yun na yung natapos natin o natapos ko. So ayan, pipinturahan ko yung labas mamaya kung may time pa ako. Kasi kung makikita nyo ito, yan, yung bakod na yan. Ako rin ang gumawa niyan. Pero yes, almost a year na hindi ko natuloy yung ditong side. Dito the side, yung side na to. So tinuloy ko lang. And then yung walang pintura na yan, yan yung naudlot na trabaho last year. Then anyway, ito yung sinasabi ko, yung lumang bakod na inalis ko. Pinuputol-putol ko na. Yan. Ito meron akong pangputol. Ayan. Binili ko rin yan sa Home Depot. Ayan. So, kasi hindi siya kasa sa dumpster. So, hindi siya pwedeng ilagay or itapon doon kung hindi siya kasa. Bawal kasi yun dito. So, pakita ko lang yung dumpster sa inyo. Sa mga nanonood na nandito sa Amerika, well, of course, alam nyo na yan ang law or ang batas dito sa pagtatapon ng basura. So, ito yung alley na tinatawag. So, ito yung likod sa bahay. Back to back. May bahay din dyan. Kabila. Hindi, may bahay din dito. So, dito, may kanya-kanyang basura. Basurahan. Ayan yung basurahan. Kung nakikita nyo. Ayan. Kita ba? Kita ba? Okay. So, ayan yung basurahan. Anything na hindi kakasya dyan, bawal yun. Ito yan. So, pinutuputol ko na yung mga kahoy. So, ayan. Ayan siya. Pinagkakasya ko dyan. Yung hindi matatapos ngayong araw na to, kung hindi natin, hindi ko matapos yun, the next day na lang. Para hindi ko naman mapuno itong dumpster at para hindi nakakahiya sa mga kapitbahay ko kung magtatapos sila ng basura. Meron pang space o may lugar pa para itapon nila yung mga basura nila. So, hindi ko pupunain yan. Medyo puno na nga. Ang gagawin ko lang ngayon
i-putol-putulin ko, i-chap-chap ko yung mga ibang natira. And then the next day, every other 2 or 3 days, hinahakot yan dito. Merong truck, dumpster, hahakotin yan. And then, magiging empty na naman, doon na naman uli ako magtatapon ng basura. So, it's what? It's 2 or 3 o'clock na ng hapon. So, kaya mainit. Maring hindi nyo nakikita or hindi nyo napapansin na pawis na pawis na ako. Ang buhay dito sa Amerika, sabi ko nga, ikaw lang ang nagtatrabaho. Meron tayong mga kaibigan, meron din tayong mga tropa rito. Ang problema lang kasi, siyempre meron din silang mga trabaho o ginagawa sa bahay. At kaya naman minsan na imbitahan sila para tulungan ka lang. Kasi meron din silang sariling mga obligasyon sa kanilang sari-sariling bahay. So anyway, yun yung gusto kong i-showcase dito, na baka akala ng mga nasa Pilipinas, buhay namin dito nasa Amerika, madali. Well, mahirap din ang buhay namin dito. Lalo kung mag-isa ka lang or wala kang masyadong makakasama sa pagtatrabaho sa loob ng bahay. Lalo yung mga ganito, ang tinatawag na hard labor. Hard labor kasi to consider as a tinatawag sa atin, kung sa atin construction na to well, ito hindi ko naman pinag-aralan, natutuhan ko lang sa mapapanood. And then well, nauso na rin yung YouTube and DIY, do it yourself. So nanonood tayo, kaya natutuhan natin yan. Gusto ko kasi ipakita sa mga kababayan natin na may part din dito sa Amerika na mahirap din ang buhay. Nagtatrabaho kang mag-isa, ganun. Wala kang makakasama kung minsan. So, yun yung sinasabi ko, na kung merong masisave na money or may konting naipon, hindi rin naman namin ginagamit sa sarili lang namin, kundi itinutulong din namin dyan sa mga kamag-anak dyan sa Pilipinas. So, kahit na meron kaming konti, na konti lang, hindi naman marami. Dumadami lang dahil nag-iipon or nagsisave. Yun yung naitutulong namin sa Pilipinas. Halimbawa, merong mga emergency or may mga sakit, yun yung naitutulong namin. Kasi kung hindi naman kami magsisave, mahirapan din naman kaming tumulong. So, lahat ng klase ng pagtitipid or pagsisave ng pera, ginagawa namin. Oh, yes, Daddy! So, kaya yun, tatrabaho kami ng doble-doble minsan dito para sa pamilya dyan sa Pilipinas. Anyway, masyado na tayong drama. Okay, gusto ko lang kasi paliwanag kung ano din yung mga ginagawa namin pagsusumikap dito, hindi lang para sa aming sarili. Anyway, itutuloy ko lang itong ginagawa ko para makita nyo, pinuputol-putol ko. And then later on, pupunta tayo sa Home Depot, titingin tayo ng pintura. Okay? And then shoutout pala sa mga kaibigan natin na laging nanonood. Si Basti, nating kaibigan niyan, si Basti. Ayun, sila paring Ray. Ayun. And yung mga kaibigan natin, yung mga kabatch natin, kabatchmate natin ng high school. Kamusta kayong lahat? Sana naaalala niyo pa rin yung mukha natin. No? Well, yung pasensya na kayo, medyo putol-putol yung aking video dahil ako lang ang nagbibideo. Kailangan ko ng gear kasi mainit. Itutuloy ko lang yung pagputol ng bakot. Okay, shoutout sa lahat ng mga nanonood ngayon. Sa pinsan ko nga pala dyan sa Pangasinan, sa mga Tarim. Sa mga Tarim, yung mga kaibigan, mga pinsan ko dyan, si Alan. Papa-shout out Alan Dilag. So, kumusta kayong lahat dyan? And then sa mga taga Olongapo, marami tayong tropa pips dyan sa Olongapo, marami tayong kabatchmate dyan. Also sa Sampabian, Pangasinan, shout out sa inyo, sa mga kamag-anak ko, sa mga pinsang ko na akala yumaman na ako at naging suplado. Oh
no! Busy lang tayo. So, minsan hindi tayo nakasagot. Pero shout out sa inyong lahat. Okay? So, tuloy natin. Ilo-lower ko lang tong ating camera. Dahil puno na yung dumpster, hindi na natin pwedeng tambakan ng mga kahoy. So ngayon, magpapahinga lang ako sandali, and then after a few minutes, pupunta tayo sa Home Depot or Lowe's na gahanap o titingin tayo ng pintura para sa bakod. So para makita nyo naman kung ano yung sinasabi kong Lowe's or Home Depot. Okay? So I'll be right back. And then again, shoutout pala din sa mga pinsan ko dyan sa Maris, Antipolo, sa Masinag. Kamusta kayong lahat dyan? Sila Baldo, si Rodel, kamusta kayo? Dyan din sa mga pinsang ko na nasa San Pabian, Pangasinan, yung mga Hamurabon, Masadre Family, at saka mga Sion. Kamusta kayo? And then sa lugar namin dyan sa barrio ng San Pabian, sa Gardanyo, mga pinsan ko na nanonood ngayon. Salamat sa pag-subscribe sa inyo. Sana keep on watching. At sana like, share, and subscribe. And also, don't forget to hit the button, the notification bell. Okay? I'll be right back. And I'll see you at Home Depot. Alright? Bye!